mga painumdum para malikayan ang COVID-19. Una, ugasi ang mga kamot. Ikaduha, kung maubo, tabuni ang baba. Ikatulo, likayi ang pagkaputini, mata, irong ug baba. Ikaupat, kung magawas, obserbara ang social distancing. Ikalima, stay at home. Purublig kita malampasan nini nga pandemya. Mensahe ti kang Hatep ed Leyte, Aral TV, kanini nga stasyon. Isang magandang araw mga minamahal kong mag-aaral sa ika-apat na baitang. Nagagalak akong makasama kayo sa ating pag-aaral. Ako ang magiging virtual teacher, si Teacher Teresa. Ihanda ang iyong sarili sapagkat tayo ay maglalakbay sa mundo ng kaalaman. Handa na ba kayo? Tayo ay magsisimula na sa ating aralin. Kunin ang iyong notebook, ballpen at learning activity sheets upang maging gabay sa ating talakayan sa araw na ito. Nakuha niyo na ba? Bilang pagsisimula, magkakaroon tayo ng pagsasanay. Aalamin natin kung ano-ano ang mga tagapaghatid impormasyon. Magbibigay ako ng 5 larawan at huhulaan ninyo kung ano ang mga larawan ang nabuo. Umpisahan na natin! Unang larawan. Nahulaan niyo ba? Magaling! Ang tamang sagot ay radyo. Mga bata, alam niyo ba na ang radyo bilang isa sa mga medium ng komunikasyon na naglalayong magbahagi ng mga napapanahong balita, talakayan, puso ng bayan at naghahatid ng musika? Dumako naman tayo sa pangalawang larawan. Tama! Ang pangalawang larawan ay social media. Kapag sinabi nating social media, ito ay isang sistema ng pakikipag-ugnayan, paglilikha, pagbabahagi, at pakikipagpalitan ng impormasyon sa isang virtual na komunidad. Ang ilang halimbawa nito ay ang Facebook, Instagram, at Twitter. Para sa pangatlong larawan naman, tingnang mabuti. Tama! Ang pangatlong larawan ay telebisyon. Ang telebisyon naman ay nagsisilbing daan upang makapagbahagi sa malawak na bilang ng mga napapanahong impormasyon at balita. Isa ito sa mga medium ng komunikasyon na naglalayong magbahagi ng mga kaganapan sa mundo sa mas malawak na sakop nito. Ito rin ang nagsisilbing medium upang makapagbahagi ng iba't ibang aliw o kasiyahan sa mga taga-subaybay. Ang pang-apat na larawan naman. Magaling! Ang pang-apat na larawan ay ang dyaryo. Ang dyaryo ay isang uri ng paglilimbag na naglalaman ng balita, impormasyon at patalastas. Ang panghuling larawan naman. Tama! Ang panghuling larawan ay internet. Ang internet naman ay isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang mapagkonekta ang mga computer o grupo ng mga computer na dumadaan sa iba't ibang klase ng telekomunikasyon. Gamit ang internet, maaari tayong makagamit ng Google, Internet Explorer at Mozilla Firefox. Nahulaan niyo ba ang mga larawan? Magaling!
ang mga tagapaghatid impormasyon ay ang telebisyon, radyo, internet, dyaryo, at social media. Ang ating nabanggit kanina ay may kaugnayan sa aralin na ating pagtutuunan ng pansin, ang kahalagahan ng media. Sa talakayang ito, inaasahan kong naibibigay ang kahalagahan ng medyang pang-impormasyon, pang-aliw at pang-hikayat. Alam niyo ba na ang nabuo niyong larawan kanina ay mga iba't ibang uri ng media? Ano ba ang media? Tama ba ang naririnig ko? Ang media ay ang pagpapalabas o kagamitan na ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon o datos, nagpapalawak ng mga kaalaman sa mga mamamayan sa isang lipunan. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa kapaligiran sa isang lipunan at sa buong bansa. Ngayon naman, ano kaya ang kahalagahan ng media? At bakit kaya napakahalaga ang mga ito? Ang kahalagahan ng medyang pang-impormasyon. Ang medyang pang-impormasyon ay naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa, kagaya ng balita, dokumentaryo, pakikipanayam, kasaysayan, sports, agham at heograpiya. Halimbawa, TV Patrol, 24 Oras, Siniskwela, National Geographic Channel, PRTV 12, Aral TV at DZRH. Samantala, ang kahalagahan ng medyang pang-aliw ay nabibigyang tuwa o entertainment ang mga tao sa isang komunidad, katulad ng mga napapanood at napapakinggang drama, teleserye, pelikula, talk show, at marami pang iba. Halimbawa, ang Probinsyano, Encantadia, It's Showtime, It Bulaga, Kapuso Mo, Jessica Soho, at Rated K. At ang panghuli ay ang medyang panghikayat. Ito ay mahalaga lalo na bilang panghikayat ng tao sa mga bibilhing produkto. Nalalaman ng bawat isa kung ano ang in o trending na nakatutulong sa mga negosyo sa komunidad. Halimbawa, mga patalastas ng mga produktong pagkain, shampoo, sabon, gatas at kasuotan. Nasusundan mo ba ako? Mahusay! Tunay ngang malaking impluwensya ang media sa kasalukuyang panahon. Ito rin ay sinasabing makapangyarihang sandata o salik ng komunikasyon. May malaking papel itong ginagampanan sa pagpapalaganap ng mga impormasyong kinakailangan maipaalam sa mamamayan. Dapat din nating tandaan na importante ang pagbabasa at pag-unawa ng lubusan sa mga bagay na nakikita at naririnig. Gamitin ito ng tama upang linangin ang galing sa pakikipagkapwa, upang matuto at mas mapabuti pa ang ating pamumuhay. Mayroon ba kayong natutunan sa ating tinalakay? Balikan nga natin ang aralin na tinalakay natin kanina. Ano muli ang media? Tama! Ang media ay ang mga pagpapalabas o kagamitan na ginagamit sa pagtala at paghatid ng mga impormasyon o datos. Ano muli ang kahalagahan ng media? Tama! Ang mga ito ay ang kahalagahang pang-impormasyon, pang-aliw at pang-hikayat. Ano naman ang pagkakaiba ng kahalagahang pang-impormasyon, pang-aliw at pang-hikayat? Tama! Ang kahalagahan ng medyang pang-impormasyon ay naglalayong magbigay ng impormasyon tungkol sa iba't ibang paksa. Ang medyang pang-aliw ay nabibigyang tuwa o entertainment ang mga tao sa isang komunidad.
ang medyang panghikayat ay mahalaga lalo na bilang panghikayat ng tao sa mga bibilhing produkto. Mayroon akong ipapakita ng limang larawan. Huhulaan ninyo kung ano ang kahalagahan nito. Handa na ba kayo? Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Magaling! Ngayon, oras na para tayahin o sukatin ang iyong kaalaman tungkol sa paksang ating tinalakay. Kunin ang iyong notebook at ballpen. Handa na ba kayo? Mayroon akong limang item para sa inyo. Tukuyin kung ano ang kahalagahan ng media. Balita sa loob at labas ng bansa. Paligsahan sa sayaw at awit. Pagpapalabas ng variety show. Panawagan sa gaganaping pulong. Patalastas ng iba't ibang klase ng gatas. Diyan nagtatapos ang ating munting pagsusulit. Nasagutan niyo ba ang lahat ng item? Ito ang karampatang antas ng iyong score. Isang aralin na naman ang matagumpay nating natapos. Umaasa ako na mayroon kayong napulot sa ating tinalakay. Hanggang sa muli, ako si Teacher Teresa na nagsasabing, yakapin ang bagong normal, isulong ang edukasyon, dahil ikaw ay vivo sa Filipino! Paalam!